Welcome back to my channel. Hello. 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 Magandang araw po muli sa lahat ng mga manonood at welcome back to my YouTube channel, ang Dan Buste Vlog, no. So ngayong araw na ito ay kasama ko uli ang aking plantita, no, at kanyang ipapakita naman ngayon ang kakaibang No, so ang tawag mo nga dyan? Ano, hanging basket pero gawa siya sa ano? Hanging basket pero gawa siya sa buko. Yung coconut husk. Coconut husk, no? Pakita mo nga mga ba, para makita nyo yun. So, yan po yung kanyang gagawa. At susubaybayan natin niya kung paano siya gagawa ng hanging basket. No? Bago yan, no? Please, like, share, and subscribe, no? And don't forget to click that notification bell para ma-update po kayo ng bawat Buste Vlogs. Okay? Oh. Mahal, kumain ka ba ng buko? Ano ba yan? So, nakikita ninyo, no? Meron ditong pinato yung buko. Bali ngayon, kasi magpapropagate tayo ng fern. Nabili lang namin to. 50 pesos, maliit ngayon, no? Grabe na siya. So, na-decide ko na gumawa ng planter box, a plant hanger pala, plant hanger, using the coconut husk. Yan. Ito, pumili lang kami ng buko juice. Tapos, hiningi lang namin to dun sa nagtitinda na buko. So, ito na siya. Yun, yun yung para makatipid din kayo sa mga hindi na kayo bibili. Yan, hingin nyo na lang pagkabili. So, ang gagawin nyo, patuyuin nyo, tanggalin nyo tong bao. Yan o. Tinanggal ko na yung bao. Yan, tinanggal ko na yung bao. Tapos, pagtanggal nyo ng bao, himayin nyo yung pinakaloob. Yan, yun din yung gagamitin natin dito is soilless. Soilless, walang lupa. Ito lang at saka yung kokopit. Yan. Himayin nyo lang. Tapos lagyan nyo ng mga butas-butas. Ayan. Malambot naman siya eh. Ayan. Ayan. Tapos, ayan. Babawasan na natin ito. Dami na oh. Bawas lang tayo para dumami ulit siya, mapadami pa natin siya. So, ayan. Hanapin niyo yung baby. Hanap, ayan, katulad yan, may baby na. O, hiwalay niyo yan. Patakin niyo lang yan dahan-dahan, hiwalay na yan. Ayun. Putulin niyo na. One. Pusa na siyang nahihiwalay. Saka. Ayan, ang daming baby, oh. Dati nabili namin to 50 pesos lang noon, ha? Ngayon, ewan ko na. Ganito lang yung nabili ko noon, eh. Ang dami niya ng baby. So, ayan. Aside muna natin ito. So, dahil soilless ang gagamitin natin, hindi tayo gagamit ng lupa. Pwede yun sa mga halaman, soilless, rice hull, carbonized rice hull, eto, tapos cocopeat, pwede yun. Check nyo yung ugat, baka may mga hayop. So far, wala naman. Masamahin nyo lang sila. Tapusin nyo nyo. Tapos, balot nyo ito.
Wala naman perfect. Okay lang. Kasi fern naman ito eh. Hindi ito sensitive. Nakakapit lang naman ito sa mga bato-bato. Sa niyong. So, ayan. Yung ugat, hayaan nyo lang siyang bumagsak ng ganyan. Ay, ganun nyo siya. Ay, ikot nyo lang palibot. Diba? Parang orchids lang din. Huwag nyo didiinan yung kamay nyo. Lambot lang. Para makahinga yung ugat. Ayan. Diba? Tapos, eto, kinat ko yung ibabaw para makahinga siya. Ayan, ganyan lang. Ayan. Yung loob. Para lang moist siya. Parang pinakapalaman niya. Yung baby, oh. Hangat siya. Huh? Sayang ito. Nag-grocery kami, yung mga ganito, hindi namin tinatapon yung tali. Ginagawa niyo na yung kanyang finishing touches. Yung baong i. Kasi hindi siya pwedeng isiksik. Kawawa naman. So makikita niyo yung... Yung pinakabao niya. Yung bao, no? Nabuo na siya. Makita niyo yung kanina kung paano niya hinimay yung buo ko niya. Para kung nalabas dito rin siya. Soilless siya. Soilless? Oo. Yung pinakabayan. Basket. Sorry. At ano yung plant mo na yan ulit? Fern. Boston Fern. Boston Fern. No? Check yun po yan. This is propagation ko na to. Nung hindi pa nagkakaubos. Matagal na. Before COVID pa ba yan? Before COVID pa? Mm-hmm. Before pandemic pa pala niya nakuha yung fern. Ngayon, bawal. Ngayon to eh. Medyo hindi na sila nagtitinda ngayon ng Boston Fern. Medyo hindi na sila. Propagation na lang na. Nakita niya naman kanina kung paano niya hinimay yung kanyang Boston Fern. Ayun na. So, yun na siya. Pagyan niyo ng tali, ahiin niyo, butasan niyo, ikot niyo, or kahit ano lang meron, hindi naman kailangan bumili. Hindi naman kailangan, di ba, bibili ka. Ito, sa grocery lang namin, pa nag-grocery kami. Ito, hiningi ko lang to sa nagtitinda ng buko. Sampung pisong. Oo nga, kinuha nga lang pala natin yung highway. Sinauhaw ako kaya uminom ako ng buko. Nakita niya yun. Tinatapon lang? So, kinuha na lang din yan. Tapos, marami kayong uses dito. Yan, katulad niyan. Or yung pag napatuyo na siya, yung mga pinaghimayan niyan, yun yung kokopit. Balot niyo lang.
150, hindi na kayo bibili. Another pointers. Tapos eto, hindi na bibili yung mga sa grocery kahit ano. Hindi na kailangan bumili ng ano. So, ayan na siya. That's my Plantita. See? At yan po, no? Nakita nyo na po yung finish product ng aking ginawang hanging basket. Hayaan nyo lang yung mga Plantita. Ano-ano nyo. Hayaan nyo lang yung mga ugat-ugat na yan. So, diba? Yung Boston Fern na yan ay pampaganda ng garahe. Ng ano yun, parang yung halimbawa puro kayo semento, hangin lang ganyan, yes, no? It will make a difference. Para plus, sa mga walang hardin, no? Sa mga walang hardin, no? Pwede yung gumawa ng ganyan at ihang nyo lang po sa inyong bahay. Sabi ng NASA, na-research ko lang, ang mga ferns, isa sa mga ano, nag-purify ng ano, air? Ng air. Para uy. Kung lalo na sa mga Manila kayo. Wala naman ako amoy pa. Sa Manila, di ba? Okay. Napupurify, lalo na pag may mga baby, may mga senior, kailangan nila ng halaman, lalo na yung mga may ano sa baga. Need nila yung mga purifier na halaman. Right. Imbis na bumili kayo ng air purifier, di buuhin na lang ng halaman. Yan po. No? Hindi din to, low maintenance to. Low maintenance? Oo, hindi siya yung lagi mong titignan. Hindi. Lahat ng plants namin low maintenance. Hindi dinidiligan araw-araw. Ang contrary, hindi totoo na dapat mong diligan araw-araw. Ang tawag dun is helicopter gardener. Hmm? Term yun ng mga gardener. Helicopter gardener. Bakit helicopter? Helicopter. Mahilig mag... Dilig? Dilig ng dilig. Hindi po. Nakikita niyo ba yun yung sa mga lawn na mayroong umiigot ang mga... Helicopter gardener. Yung pala yun. Mahilig mag... hindi, no? So, yung low maintenance. So, hindi. Hindi lagi dinidiligan? Hindi dinidiligan. Eh, pa? 3 days. Okay. Kahit summer, hindi talaga. Hindi. Depende sa halaman, pero basically, every 2 days lang. Kasi nabubulok ang ugat. Yan, propagation ko. Nabili ko lang 50 pesos to. Siguro mga 3 leaves noon. O, yan na, dami ko na. Ito pa isa. Yahoo. Ang ganda, no? Walang so, binili. Not libre. Okay. So, ayan po, no? Another plant tips from my Plantita. Bilhin niyo yung mga ganito sa tabi. Pag bumibili kayo ng ano, buko juice. Ang dami niyo mapagagamitan yan. Pwede rin himayin, halo niyo sa mga lupa niyo, pataba pa. Excellent. Yan na siya. Advice. Ang so, huwag niyo pong kalimutan. Maraming salamat po sa aming mga subscribers, no? Mabuhay po kayo at sa mga manonood, no? Please, like, share, and subscribe. And don't forget to click that notification bell para ma-update po kayo salamat ng aming mga done posted. Salamat po sa mga kasamahan ni Denden, Diana Rose, sa mga tiga Dubai. So, pag-subscribe sa channel niya. Thank you. Thank you. Hanggang sa muli. Thank you.